Having done a matter for yung mga kasama natin dati, yayahin niyo sila, no? Para mas marami tayo, di ba? Okay, next week, na ang pinipayin din namin kayo ulit. Tapos next week, no? Dire-diretso tayo. Wala tayong tigil. Tapos ni Pastor, dire-diretso tayo. Kahit na 24 and 31. Okay? Expect niyo kami dito, ha? Sa 24 and 31. Ano ba yung 24? Inspirasyon na hana, diba, sinaselebrate ng mga Pilipino yung birth ni Christ. Kaso lang yung iba na yung sinaselebrate, eh, diba? Okay, yung mga kumpanya, wala. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, tayo manalangin muna. Okay, manalangin tayo. Okay, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga, pinagdaraan niyo sa amin, sarap na araw, konting ambon. Salamat, Ama, Panginoon, sa panahon, hindi masyado mainit, okay, ngayon din, hindi malakasyon. Salamat po, Panginoon, sa mga kabataan nandito, tuloy na, Panginoon, ay patutunan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat po muli sa pag-iingat sa amin, sa pagbalik. In Jesus' name we pray, amen. Okay, salamat sa Panginoon. No? Okay, sino daw yung kwento natin last time? Tandaan niyo pa ba? Sino yun? Yung pinangakuha ng Panginoon? Pero matapang din siya, no? Niligtas pa niya yung kanyang si Lot, no? Yung kanyang pamangkin si Lot. Sino daw siya? Si Abraham. Pero ang pangalan pa lang niya ay Abraham. Di ba? Tapos yung asawa niya si Sarai. Okay, later on, dito sa kwento, babaguhin ng Panginoon yung kanilang mga pangalan. Okay, si Abraham gagawing Abraham, si Sarai gagawing Sarah. Okay, kasi si Sarah ay magiging mother of all nations. Okay, si Abraham, father of all nations. Ibig sabihin na, ama siya ng pananampalataya. Si Sarah naman, nanay siya ng pananampalataya. Okay, kita natin yan mamaya sa kwento natin. God's promise to Abraham. Okay, patuloy natin balikan yung mga promise kay Abraham, di ba? Ba, saan daw galing si Abraham? Sa Ur. Okay? Galing siya sa Ur, galing siya sa kanyang kindred, sa kanyang pamilya, at siya ay inutusan ng Panginoon na umalis doon at ipapakita sa kanya yung inheritance niya, yung kung saan siya, yung land na kung saan siya pupunta, yung pinangako ng Panginoon sa kanya. Eh, paano ngayon yun? Kung pinangakuan ka ng land, eh wala ka namang anak. Hindi lang yung land, eh, hanggang sa nabubuhay ka lang sa iyo yun. Pero after that, wala ka nang mapapasahan ng iyong inheritance. Yun na yun yung problema ni Abraham. Sa Genesis 15, after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision. Nagpakita daw ang Panginoon, no? Sa isang sa pamamagitan ng vision. Okay, sabi niya, saying, "Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward." And Abram said, "Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is Eliezer of Damascus?" Meron ako dito patiwala. Ang pangalan niya si Eliezer ng Damascus. Kaso hindi ko siya anak, Panginoon. Paano mo ipu-fulfill yung pangako mo sa akin na ako ay magiging ama ng mga nasyon or a nation? Yung aking saling lahi ay magiging nasyon. Paano mangyayari yun? Okay? Bibigyan kaya ng Panginoon si Abraham ng anak? Tignan natin. Nandito yun sa kwento, eh. Okay? "And Abraham said, Behold to me, thou hast given no seed." Wala akong anak, sabi ni Abraham. Okay? "And lo, one born in my house is my heir." Wala nga akong pinanganak
sa akin, sino magiging heir ko? Sino yung aking tagapagmana? Okay? And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowel shall be thine heir. Sabi ng Panginoon, hey, hindi yan yung tagapagmana mo, si Eliezer, hindi yan. Kasi yung palangin na kita nyo, wala na si Lot eh. Pwede niyong tagapagmana si Lot. Kaso lang, si Lot mayaman na rin. At bumiwalay si Lot sa kanya. Saan na pumunta si Lot? Saan lugar pumunta si Lot? Sa Sodom. Di ba? Okay? Ngayon, later on, makikita natin kung ano uling mangyayari kay Lot. Kasi gusto-gusto niya doon sa lugar na yun eh. Okay? Now, sabi dyan, hindi yan ang tagapagmana mo. Ang tagapagmana mo, yung manggagaling sa sarili mong dugo. Okay? Sabi doon ng Panginoon, manggagaling sa'yo. Okay? Totoo kaya ang pangako ng Panginoon? Ipo-fulfill ba ng Panginoon? O tutuparin ba ng Panginoon yung pangako niya na magkakaroon si Abraham ng sarili niyang tagapagmana at yung tagapagmana niya manggagaling sa kanyang sariling dugo, sa kanyang sarili. Okay? Now, saan ako? And he brought him forth abroad and said, look now towards heaven and let the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Tumingin ka sa, dinako ng Panginoon si Abraham sa isang lugar, no? Mataas na lugar, sabi niya, di ba? Okay? Brought him forth abroad, to, sa isang malayong lugar. At pinakita sa kanya, tumingin ka sa langit, sabi ng Panginoon. Tapos makita mo yung mga stars. Yung dami niyan, yan yung dami ng magiging anak mo. Ang dami, mabibilang ba yung stars? Ano say? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, maroon din. Hindi mo mabibilang, ang dami. Paikot-ikot ka doon, hindi mo mabibilang yun. So, sobrang dami. Ganun daw yung pangako ng Panginoon. Ganun daw yung magiging dami ng kanyang mga anak. Okay, saan na tayo? And he believed in the Lord. Anong daw? Ginawa ni Abraham, di na. Sabi pa ni Abraham na ganun, di na. Ang dami-dami nun, di ko nga yun mabilang eh. Ay? Ganun na ni Abraham. Ganun ba ang sabi ni Abraham? Hindi, ang sabi ni Abraham, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Siya ay nanampalataya, naniwala siya kung ano yung pinangako ng Panginoon at kinaunt sa kanya ng Panginoon yung kanyang pananampalataya na ano daw yun? Ano yung kinaunt sa kanya ng Panginoon? Ha? Ano yung righteousness? Katuwiran. Siya ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon kasi nanampalataya lang ito sa Panginoon. Okay? Tayo ba? Magiging matuwid ba tayo kung gagawa lang tayo ng mabuti? Kahit ilang mabuti gawin mo, magkakasala ka pa rin, hindi ka magiging matuwid. Okay, sabi sa Bible, magiging matuwid ka kung mananampalataya ka sa Diyos. Okay, tama? Yun yung nanampalataya sa Diyos. Task ka man. Okay, good. Okay. Matuwid ba kayo? Hindi for now, kasi nagkakasala tayo. Pero sa harapan ng Diyos, dahil nanampalataya tayo sa Kanya, tayo ay naging matuwid. Okay? In position, yung tayo naging mabuhay. Kasi si Kristo yung nag-bear ng ating mga kasalanan. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit. Okay, pumunta sa abroad, pinakita sa kanya yung kanyang inheritance. At sinabi pa ng Panginoon, magkakaroon ka ng maraming anak. Masarap pa magkaroon ng anak? Pag nakita ka ng tatay mo o kanyang nanay mo, nakikutan sa'yo kahit na hindi ka cute, di ba? Kasi masarap talaga magkaanak. Yun, cute-cute, di ba?
Sarap niyang halik-halikan pagka sa gabi, no? Kaya, yakap. Di ba? Ginagano po ba kayo ng mama at sa papa niyo? Kung malaki na kayo, iiyaw. Pero pagka baby ka pa, naamoy-amoy ka pa, no? Patay yung kiligili mo kahit di ka naligo. Di ba? Kasi masarap magkaroon ng anak. Lalo na maraming anak. Okay? Dapat marunong ka lang magpakain. Hindi yung anak ka lang ng anak, no? Maging responsable ka rin. Pero sa Bible, maganda yung maraming anak. Kasi marami ka daw pana. Pag naputol yung isang pana, may pana ka pa ulit. Maraming bala. Dami ng bala. Dami kang quiver. Sabi ng pamilya. Okay? Next. Okay? Yan si Eleazar of Damascus. Yan yung kanyang katiwala. Yan ba ang tagapagmana ko, Panginoon? Oh, hindi, sabi ng Panginoon. Okay? And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Kailan ko malalaman na ma-inherit ko na siya, mapapasakin na siya? Nagtanong si Abraham sa Panginoon. Pwede ko tayo magtanong sa Panginoon? Pwede. Pwede ba? Panginoon, kailan ba ako ano, pagpapalaki? Pwede ko nun. Okay? Kaso lang, hindi ka naman umaatin sa church. Paano mo pagpapalain kahit anong-anong mo? Okay? Ano pa? Panginoon, kailan ba ako magkakaroon ng bagong sapatos? Pwede ka ba magtanong sa Panginoon? Pwede. Di ba? Pag nanalangin ka, eh pag hindi ka nanalangin, ba't ka magtatanong? Eh, magalangin ka muna. Panginoon, bigyan mo ang sapatos. Panginoon, sana, kailan mo kaya ako bibigyan? Pwede mo magtanong, di ba? Pwede mo magtanong sa Panginoon? Siyempre, sasagutin kaya tayo ng Panginoon? Siyempre, tingnan niyo, sinagot si Abraham, sabi niya. And he said unto him, take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. Inutusan siya. Ang sagot sa kanya, inutusan siya. Ibig sabihin, dapat matuto muna tayo sumunod. Eh, susunod ba si Abraham? Tingnan natin. And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another, but the birds divided he not. Okay, sinabi ng Panginoon, hatiin mo yung mga malalaki. Pero yung mga ibon, hindi. Ang ginawa ni Abraham, ayoko, ang hirap kaya mag-ano. Pumatay ng hayop, di ba? Nakakita na kayo pinapatay ng hayop? Yung manok, ginagawa ang tinola. Buhay pa ba? Di ba, habulin mo pa yun eh. Nakabulin mo pa yung manok bago mo mahuli yun. Tama? Tapos gigilitan mo ng leeg, di ba? Tutulo pa yung mga dugo nun. Yaki! Kadiri! Okay? Pero si Abraham hindi. Ginawa niya yung pinag-uutos ng Panginoon. Okay? Nasaan ako? And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. Meron pang kukugustong kumuha ng inalay niya sa Panginoon. Pero ang ginawa ni Abraham, uy! Ginano niya yung ano, mga binugaw niya yung mga fowls, yung mga ibon. O, ano ba yung mga malalaking ibon kumakain ng anong karne? Vulture, hawk, eagle. Di ba? Hindi naman kakain ng karne yun. Okay? Yung maliliit na ibon. Okay? Siyempre, malalaki yun. Okay? Kinalaban pa muna ni Abraham yun para mabugaw lang yan. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and lo, an horror of great darkness fell upon him. No? Nakatulog siya. Hirap kasi nun eh. Papatay ka ng mga hayop na gano'n. Mapapagod ka nun. No? Sobrang pagod. Nakatulog si Abraham. Si Abram. Okay? Sana ako. And he said unto Abram, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Ito sure na sure, kasi yung mga peers mo, magiging alipin sila sa ibang lugar ng 400 years.
ang sagot sa akin ng Panginoon. Parang negative din ah. Diba? Sasabihin, magkakaanak ka, pero yung anak ko maghihirap. Yun sa akin, sabi sa kanya ng Panginoon. No? 400 years. So kaya yun? Eh malalaman natin yun sa Exodus. Mangyayari sa mga anak ni Abraham, no, yung lahi niya, sila ay magiging alipin ng Egypt. Okay, saka pa natin yung makikwentuhan pagka nasa ano pa lang tayo eh, 17. Yung Genesis hanggang 50 pa. Okay, medyo matagal pa yun, pero maganda. Dito pa lang, pinapakita ng Panginoon kung anong mangyayari sa mga anak ni Abraham, yung lahi niya. Ganun kasi, no, tayo mga Kristiyano, nakikita na natin yung magiging buhay ng mga umaatin sa church. Ay, maganda magiging buhay nito, magiging doktor to, ay, magiging teacher to, ito magiging ano to, kasi napaka sigasig, no? Okay, makikita, nakikita mo yung future nila. Ganun ang maganda sa Panginoon. Ay, ito magiging architect to. Ay, ito magiging ano to, basurero to. Wala eh. Lulubog, lilitaw. Di ba? Mas magusto pa yung barkada sa labas. Di ba? Pag lumaki-laki kayo, mga bata, di ba? Sana panalangin namin, magstay kayo sa church para kayo ay parang tinanim. Tapos lalago kayo, parang puno na yan. Ang ganda-ganda ng puno na yan. Di ba? Pag summer, puno yan ng ano? Bunga. Okay? May mga puno dito, kaganda eh, di ba? Puno ng bunga. And also, that nation whom they shall serve will I judge, and afterwards shall they come out with a great substance. Sila'y maalipin, pero i-afflict ng Panginoon yung nag-api sa kanila, at sila'y lalabas doon ng maraming kayamanan. Marami silang kayamanan, lalabas sila ng Egypt. Nangyari kaya yun? Tignan natin kung mangyayari yun. Sa salita ng Panginoon, sure siya. Okay? Ganon ang sagot ng Panginoon, no? Hindi lang niya sinagot na, ah, magkakaroon ka ng ano, anak. Okay yan, magkakaroon ka ng, hindi ganon. Binigyan ng Panginoon ng mangyayari sa future. Diba? Pag nangako ang Panginoon, pag nagtanong tayo sa Panginoon, ang maganda sa Panginoon, ang Panginoon ay sasagot. Maganda ba ang sagot ng Panginoon kay Abraham? Parang hindi, di ba? Pero maganda. Pagandang dulo, maganda eh. Di ba? Next. Abraham sacrificed to the Lord. Yan yung mga sinacrifice ni Abraham. Keeper. Okay. Hirap niya, di ba? Next. And thou shalt go thy father in peace, and thou shalt be buried in a good old age. Hindi lang sinagot ng Panginoon yung kanyang mga magiging anak. Sinasabi pa ng Panginoon na mabubuhay ka ng maaba. Okay, sabi dyan, no? Go to thy father in peace, and thou shalt be buried in a good old age. Mamamatay ka na sa mahabang edad. Good old age. Pag sinabing good old, masama ba yun? Ibig sabihin, parang hindi ka pa dapat mamatay nun, nalakas ka pa, pero kukuhanin nyo na ng Panginoon, no? Para ka lang natulog. Hindi masama, hindi ka nasagasaan dyan, tapos tumama yung ulo mo sa pader, tapos yung katawan mo na ano sa tae, gano'n. Di ba? Yung sama ng pagkakamatay mo nun. Tragedy. Okay? Trahedya yung pagkakamatay mo, no? Nagunas ka, naumpog yung ulo mo, ano? Hindi gano'n, ano? Maganda yung pagkakamatay mo. Peaceful, sabi mo. But in the fourth generation, they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Okay. Prophecy na yan, no? Fourth generation. Then, nasan ako? And it came to pass that when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. Nakatay sa siya ng isang pangitain, no? May burning lamp, no? Okay? Ano na sa kanya ng Panginoon yun? Ano para lang?
ma-visualize niya na totoo yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Sometimes ganun, di ba? Nabivisualize natin, makatapos kaya ako ng elementary, magiging high school kaya ako. Okay? Eh, paano yan? TikTok ka ng TikTok? Hindi ka nakatapos. Di ba? Barkada ka ng barkada. Ano ka makatapos? Hindi ka nag-aaral, hindi mo ginagawa yung module. Tapos, konting sakit lang sa katawan mo, sasabihin mo na sa nanay mo, ay, ayoko nang pumasok. Ang sakit ng buho ko eh. Ganun-ganun ka lang. Hindi na ako papasok na yun eh, ubuho ko eh. Ganun ka. Baka may COVID ako, COVID-COVID na lang pala. Okay? Nasaan na tayo? In the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying unto thy seed, have I given this land from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Okay? Mamaya makikita natin dyan kung gaano kalaki yun. The Canaanites and the Perizzites and the Kadmonites and the Hittites and the Perizzites and the Rephaims and the Amorites and the Canaanites and the Gergesites and the Jebusites. Okay, lahat yun, yung lahat ng mga lupain na yun, mapapasa kanila daw. Ito daw yun. Okay, currently, nandito lang yung bansang Israel ngayon. Pero ang pinangako sa kanila ng Panginoon, ganyang kalaki. Okay, malaki na yan. Ano? Iwan po dito po sila isa. Malaki yan. Malaki pa sa ano yan. Malaki pa sa Pilipinas yan. Okay. At abot sila hanggang Euphrates. Yung Euphrates ngayon, nandun yung Iraq. Okay. Yung Egypt. Nandun yung Nile River. Yung river ng Egypt. Okay? History lang yan. Okay? Mapaboring lang kayo dyan. Pero dapat alam nyo, di ba? Pagka malaking river sa Egypt, ano yun? Nile River. Malaking ilog sa Iraq. Ano yun? Euphrates. Okay? Tandaan nyo, ha? Okay? May mga ano pa yan. Genesis 16. Okay? Nagpatapos na tayo ng 15 hanggang 17 pa tayo. Okay? Anong oras na? Ilang minuto na ako? 22, ulitin lang natin. Now Sarah, Abraham's wife, bare him no children. Okay, ito na. Okay, ang pangako ng Panginoon, bibigyan si Abraham ng anak na manggagaling sa kanya. Pero, yung mga tao, gusto nila gumawa ng paraan para yung pangako ng Diyos ay gawin nila. Tama ba yun? Hindi. Mag-aasawa na ako ng maaga. Kasi gusto ko ng ano eh, umayos yung buhay ko, kala mo lang yun. Lalong magugulo yung buhay mo, kung nag-aral ka muna. Mas maayos yung buhay mo nun. Okay? Naglingkod ka sa Panginoon. Okay? So, eto ngayon, ang ginawa ni Sarah, oy, wala tayong anak. Ngayon, ang gusto ko, magkaroon ka ng anak. Sabi ni Sarah, itong tinanong ni Sarah, bearing no children, and she had an handmaid. Meron siyang utusan. An Egyptian whose name was Hagar. Yung pangalan ng utusan niya, yung kanyang handmaid, ay si Hagar. And Sarah said unto Abram, behold now, the Lord had restrained me, and from me from bearing, I pray thee, go in unto my maid, it may be that I may obtain children by her. Okay, sabi niya, sige, sipingan mo yung aking maid. Okay, ano yun? Ipapaasawa niya yung kanyang maid kay Abraham para magkaroon siya ng anak. Tama ba yun? Tama ba yun? May desperate na si Sarah, no? Okay, yun ang ginawa ni Sarah. Okay, binigay niya yung kanyang alipin kay Abraham, si Hagar. Okay, ano nangyari? Nasaan na ako? Four. Ano na ako? And Sarah, Abraham's wife, took Hagar. A
Ay, ito pa lang. Dapat na pagbasa. Nakatanggihin. Dito pa lang. Nabasahin pa lang dito, ha? Ito pa lang. And Sarah said unto Abram, behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarah. Okay? Pag ako hindi, yuko, no? Pero si ano, Abram medyo takot si Sarah. Sige, umayag si Abram. And Sarah, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. Okay? May nangyari sa kanila. And he went into Hagar, and she conceived. Ito'y nabuntis. Nabuntis. Okay? And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. No? Nagalit na siya, parang nagkaroon siya ng authority. Nagalit na siya kay Sarai. Dahil ako may anak ha, ikaw wala. Okay? Nagkaroon na siya ng parang reason para magalit kay Sarai. And Sarah said unto Abraham, my wrong be upon thee. Ang pagkakamali ko ay talagang dahil sa akin, sabi ni Sarai. I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes, and the Lord judged between me and thee. No, nagkaroon, parang nagkaroon ng authority. Alipin yun eh. Handmaid lang yun ni Sarah. Hey, ako na ngayon ang ano dito, mataas. Wala ka namang anak. Ako may anak. Buntis nga ako. Okay? But Abraham said unto Sarah, behold, thy maid is thy hand. Sabi ni Abraham, yung maganda kay Abraham. No, mahal na mahal niya si Sarah, hindi pa rin niya pinili yung mayroon siya anak. Okay? Nasa sa'yo yun, kung anong gagawin mo dyan, sabi ni Abraham. And when Sarah dealt hardly with her, she fled from her face. No, siguro pinagalitan, ano? Hardly with her. Pinagalitan ni Sarah, ano ba't ganyan ka? Okay? Ngayon, nagtampo-tampo, mahilig magtampo-tampo, no, umalis ngayon, naglayas. Si Boy Tampo, naglayas. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness. Nakita siya na angel ng Panginoon. By the fountain in the way to Shur. Medyo malayo na siguro yun. And he said, Hagar, Sarai's maid, whence comest thou? Saan ka pupunta? Saan ka punta? Whence comest thou? And whither will thou go? Saan ka nga pumunta? Sa punta. Okay. And she said, I flee from the face of my mistress Sarah. Ako'y lumayas sa mukha. Face of thy mistress. Mukha na ako or sa aking amo na si Sarah. And the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress. Bumalik ka sa iyo. Mistress, sa iyo, amo. Sabi doon, and submit thyself under her hands. Ikaw ay magpakababa sa kanya. Okay? And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly. Pinamakuan din siya kasi lahi rin siya ni Abraham eh. Yung magiging anak niya, lahi ba yun ni Abraham? Kaso hindi yung manggagaling sa tamang proseso o sa tamang tao. Dapat kay Sarah at saka kay Abraham. Okay? Minsan, gumagawa tayo ng mga paraan na hindi kalooban ng Diyos. Di ba? Ay, bahala na yan. Kunyari, nabasag mo yung base. Imbis na sabihin mo, ako po nakabasag, tuturo ka ng iba. Ay, si ano yung pinakabata sa inyo? Yung wala pang alam. Bakit hindi pa paano? Di ba? Madalas yan, ginagawa natin. May mga pagkakamali tayo, imbis na akuin natin, tayong nagkamali, minsan, tinuturo natin sa iba para tayo ay malilibre sa palo. Okay? Tama ba yun? Hindi. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly that it shall not be numbered for multitude. Sa brand dami, hindi mo rin mapibilang. Okay, sabi ng angel.
face and not all. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shall bear a son. Kaya ikaw ay magkakaroon ng anak na lalaki. Okay? Okay, gusto ba ni Abraham yun? Siyempre, anak na lalaki. Pag mga lalaki ang anak, dadami yung lahi mo, di ba? Kasi yung apelido, hindi nawawala. Sabi ko, di ba? Pero hindi naman totoo yun. Siyempre, nagkaroon ng anak na babae, dadami pa rin yung lahi mo dun sa anak ng babae. Kaso lang, iba yung apelido. Okay, sa atin yun. Okay? And he will be a wild man. Siya daw ay magiging wild man. Sabihin. Wild. Pwede, ito yung malakas siguro, no? Okay? His hand will be against every man. Okay? Medyo matapang. And every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Siya ay maniniraan sa kanyang mga kapatid. And he shall she called the name of the Lord that spake unto her. Nanampalatayahin si Hagar. Sabi dito, ito maganda eh. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also here looked after him that sees me? Okay, ang maganda kay Hagar, siya nanampalatayahin sa Panginoon. Eh, hindi ko naman ikaw kilala. Kaya ako maniniwala sa iyo. Di ba? Di pupunta na ako doon. Naalis na lang ako dito kasi inaano, lagi akong pinapagalitan dito eh. Okay? Wherefore, the well was called Bear Love. Hyoroi. Higira pa, no? Bear Love. Hyoroi. Behold, it is between Kadesh and Bered. And Hagar bare Abram a son. And Abram called his name, which Hagar bare, Ishmael. Okay? Ang daw pangalan ng anak ni Abram kay Hagar? Ishmael. And Abram was 86 years old when Hagar bare Ishmael to Abram. Siya daw ay 80. Ilan daw taon? 86 years old. Ilan taon daw tinawag si Abraham? 80. Tapos, nagkaroon siya ng anak after 6 years. 86 years old na siya. Tapos, magkakaroon siya ng amyanet. Magkakaroon siya ng tunay na anak pag 100 years old na siya. Okay, mamaya. Okay, mamaya natin. Okay, 17. Okay, and when Abram was 90 years old and 9. Ano yung 90 years old and 9? 99. The Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Sabi ng Panginoon. Okay, gusto ba sa mga anak ng Panginoon maging banal? Gusto ba ng anak ng Panginoon, ng Panginoon sa mga anak niya, sumunod sila sa kanilang tatay? Amen. Gusto niya. Sumusunod ba? Sino sumusunod sa tatay nila? Pag sumusunod yun, kayo sa tatay niyo, ano nangyayari? Napapasama pa kayo? Napapabuti. Diba? Sinabi, maging malakas ka, lalaki ka. Eh wala, gusto mo malambot ka. Mapapabuti ka ba nun? Or babae ka, gusto mo malakas ako kahit na ano ba gawin ko. Ayoko magsaing. Gawain ng babae yun. Eh babae ka, mapapabuti ka ba nun? Gusto mo magsaka. Okay? Dapat, doon ka sa bahay, mas maganda, di ba? Pero kung wala ka talagang kasama, pwede ka naman magsaka. Pero option mo yun. Okay? Nasaan tayo? Almighty God, walk. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, For as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Ikaw ay magiging tatay ng maraming nasyon. Wow! Okay?
medyo parang totoo na, di ba? May anak na siyang si Ismael. Pero hindi pa rin yun ang kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon manggaling sa kanya at sa asawa niya yung magiging heirs niya, yung kanyang tagapagmana. Neither shall thy name anymore be called Abram. Hindi na Abram ang pangalan mo. Sabi dyan. But thy name shall be Abraham. Magiging Abraham na siya. Ano yung dating pangalan niya? Abram. Ngayon, Abraham. Okay? For a father of many nations I have made thee. Ang ibig sabihin pala ng Abraham, father of many nations. Ganda ng pangalan ni Abraham, ano? Pag nagkaroon kayo, Abraham. Okay? Pwede maganda pangalan yun. From I made thee, and I will make thee exceeding fruitful. Okay? Sabihin, marami. And I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. Ipinangako na ng Panginoon, hari manggagaling sa'yo. Sino kaya yung hari manggagaling kay Abraham? Yung pinakahari ng mga hari. Sino kaya yun? Ang Panginoong Jesus. No? Yung kanyang lahi. Okay? Sino daw yung magiging pinaka-king of kings na manggagaling sa lahi ni Abraham? Si Jesus Christ. Ganda ba yun? Gusto nyo ba yun? Yung pinaka magiging presidente manggagaling sa lahi mo. After 300 years, kunyari lang, 400 years, yung magiging apo mo ay magiging presidente ng Pilipinas. Wow! Igagalingan mo ngayon, ano kasi yung apo mo, magiging presidente ka na. Marami lang ba? Hindi na bilangin. Marami. Ganun ang nangyari kay Abraham. Yung magiging heir niya, okay, doon manggagaling yung lahi na panggagalingan ni Jesus Christ ng tagapagligtas. Kaya mahalaga yun. Yeah? And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generation for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. Ikaw. Ako'y magiging Diyos niyo, no? Magiging Diyos mo at magiging Diyos ng mga lahi. Ano yun? Eh, ngayon sa Israel, hindi nga nila kinikilala yung tunay ng Diyos. Ano ngayon ang nangyari? Yung mga lahi na nanampalataya sa Panginoon. Si Abraham ang father of faith. Parang ganon siya yung naging ama ng pananampalataya. At dahil sa kanyang pananampalataya, maraming nakakilala ngayon doon sa hari na nanggaling sa kanya. At yung hari na nanggaling sa kanya ang nagligtas sa lahat ng tao. At sino bang sumampalataya doon sa hari na yon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag walang hanggan, everlasting yun. Okay? Sabi doon, everlasting covenant. Okay? Ganda, di ba? Sino yung ligtas na dito? Sino yung pag namatay pupunta sa langit? Taas kamay. Yung mga pupunta sa langit. Yun na pa hindi pupunta. Okay, sino yung ano pupunta sa langit. Okay, maganda yun. Ano ba ginawa natin? Tayo na ng palataya sa Panginoon Jesus. Okay? And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger. All the land of Canaan for an everlasting possession and I will be their God. Okay? Masarap bang maging Panginoon ang Panginoon? Sinong Panginoon mo? Wala. Yung mga atheista, ganun. Di sa naniniwalang may Diyos. Sinong gumawa sa'yo? Wala lang. Basta lang nagawa ko. Tumungon, pautot. Nandiyan ka na lang, bigla. Yan. Yeah. May mga atheista, hindi sila nag-iisip. Okay? And God said unto Abram,
Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generation. This is my covenant which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. Meron sa kanilang special na pinagawa ang Panginoon. Sila itinuri. Lahat daw ng mga lalaki. Okay? Alam natin, pagdating sa New Testament, okay, yung pagtutuli hindi lang yun sa flesh. Inutuli tayo sa puso. No? Ang pag-circumcise of the heart. Okay, sabi sa Bible. Yung puso yung sinisircumcise. Pero sa kanila, binigyan sila ng example na physical. Kaya sila ay, ngayon, ay tinuli. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generation, he that is born in the house or brought with money or any stranger which is not of thy seed. Okay, lahat daw ng kasama niya isi-circumcise, pinanganak sa kanila, hindi sa kanila pinanganak, stranger, lahat daw. Ibig sabihin, wala nang pinipili. Ang pagtutuli, yung tunay na spiritual na pagtutuli sa puso, wala tayong pinipili. Okay? Ay, Hudyo ka ba? Israel ka ba? Hindi. Kailangan yung ganun. Kailangan lang. Ano daw ang kailangan para maging anak ng Diyos? Anong kailangan gawin para maging anak ng Diyos? Pananampalataya. Okay? And he that is born in thy house, okay, ayan, covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man, child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, he shall broken my covenant. The cut off daw yun, tatanggalin. Normally, pag tinatanggal, pinapatay. Okay? And God said unto Abraham, ask for Sarah thy wife, thou shalt not call her name Sarai. Hindi na daw Sarai ang pangalan, but Sarah shall her name be. Ano daw pangalan ni Sarai na ngayon? Sarah. Si Abraham. Abraham. Okay. And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her and she shall be a mother of nations. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Siya rin ay magiging nanay ng nasyon. Kings of people shall be of her. Manggagaling daw sa kanya yung mga hari. Okay, nandiyan ang, sino ba yung kilala pang hari? Maliba sa Panginoong Yesus, si David, si Josaphat, si Josiah, marami yan, marami mga hari. Shall be of her. Then, Abraham fell upon his face and laughed. Natawa si Abraham. Tanda ako na 99 years old na ako eh. Paano mo gagawin yun? Nakita ko ba kayo ng 99 years old? Ah, nakita na kayo? Sino yung pinakamatanda dito? Si tatay ang nabilo yun. Pero malakas pa yun eh, di ba? Tatay, ang pangalan eh. Anong pangalan eh? Simplesyo ba? Simplesyo. Oh, simplesyo. Simplesyo. Yung tatay simplesyo, di ba? Okay. Okay, and said, in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? Makakapag anak pa ba ako? Makakaroon pa ba ako ng anak? 100 years old na ako. And shall Sarah that is 90 years old bear? Ang 90 years old ba? Okay, wala na yun. Lumipas na yung pagbe-bear niya ng egg doon sa kanyang ovary, no? Tapos na yun. Ang tawag doon ay menopause. Wala na, hindi na nagbubuo yun, no? Pero, salamat sa Panginoon. Kahit na hindi na nangyayari yun, ito ay biyaya ng Panginoon. Okay? And Abraham said unto God, oh, that Ishmael might live before thee. So, pinipilit pa rin niya si Ishmael. Hindi nga. Sabi ng Panginoon. God said, Sarah, thy wife shall bear thee a son indeed.
si Sarah ang magbe-bear ng anak mo kasi si Sarah ang asawa mo. And thou shalt call his name Isaac, hindi Ishmael. Okay, magkakaroon daw si Abraham ng anak ang pangalan Isaac. Okay. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his seed after him. And as for Ishmael, I have heard thee. Behold, I have blessed him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly. Salamat sa Panginoon, ano? Kasi ayaw din naman ni Abraham na si Ishmael ay ganun-ganun lang nung mapabayaan. Pinagpaala rin ng Panginoon si Ishmael. Okay? 12 princes shall he begat, and I will make him a great nation. Yung lahi daw ni Ishmael ay gagawin din great nation ng Panginoon. But my covenant will I establish with Isaac. Yung covenant ko, i-establish ko kay Isaac. Kasi kay Isaac magagaling ang Panginoon. Okay? Which Sarah shall bear unto thee at this set time in next year. Okay? Meron talagang ano? Set time. No? Manganak ni Sarah, may ganitong panahon din next year. Sabi niya. And he left off talking with him, and God went up from Abraham. And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were brought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day. Ganun ka ano si Abraham, ano masunurin? O tuloy lahat. Pagka sabi ng Panginoon, lahat na hindi tulit, papatuloy tayo. Okay? Yun hindi tulit. Okay? Papatuloy. Eh, sila lahat na hindi tulit eh. Nung panahon, yung parang yung unang pagpapatuli. Lahat tayo, ako, si Rafi, lahat tayo magpapatuli. Lahat ng lalaki. Si Vincent, kasi 8 years old, tutuli na. 8 days. 8 days old. Okay? Okay. And Abraham was 90 years old and 9 when he was circumcised. 99 years old na si Abraham nung sinircumcise siya. Oh, meron pa bang lalaban kay Abraham? May magtatanaw, yun ko nang nagpatuli. Hindi. Si Abraham, 99 years old nga, sinircumcise. Kaya pag hindi pa kayo tuli, 14 years old na kayo, patuli pa rin kayo kasi si Abraham, 99 years old nang tinuli. Okay? And Abraham was lang, okay? And Ishmael, his son, was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Ilan taon daw si Ishmael? 14 years old. Kung 14 na siya, kung manganak pa si Sarah ng next year, 15 na siya noon. Saka palang lalabas yung kapatid niya, si Isaac. In the selfsame day was Abraham circumcised and Ishmael his son, and all the men of his house born in the house and brought with money of the stranger were circumcised with him. Okay? Yan na, nagkaroon siya ng anak si Isaac. Tapat ba ang Panginoon sa pangako niya? Pag sinabi ba niya na bibigyan ka niya ng magandang bukas? No? Sa Jeremiah. Yan, Jeremiah. 29:11. Sabi dito, kuhanin lang natin yung makiamot tayo na kasi anak naman tayo ni Abraham. Okay? So Jeremiah, madalas kong pinukot eh. Song of Solomon, I said Jeremiah 29:11. Eh, dito ko natatapos eh. Pang ilang minuto na ako. Sabi ng Panginoon dito sa mga anak niya,
For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sabi ng Panginoon. Sabi pa dito, sunod ko lang to, no? Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Sabi doon. And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Sabi ng Panginoon. Maghahanapin mo daw ang Panginoon, ang iyong buong puso, magpapakita ang Panginoon. At bibigyan ka niya ng magandang end. Yung katapusan mo, hindi trahedya. Maganda yung magiging buhay mo. Hindi ganun ka perfect, katulad kay Abraham, pinangako sa kanya, magkakaroon siya ng anak. Kaso lang, ganun-ganun, iba-iba, di ba? Una si Eliezer, kanyang heir, pero hindi yun. Nagkaroon siya, pinilit nila, magkaroon siya ng anak, si Ishmael, hindi rin yun. Ang gusto ng Panginoon, yung sa tama. Okay? Hindi yung sa mali. Ginawa mo sa maliit paraan. Okay? Ang pag-aaral, ganun din. Ang gusto ng Panginoon, makatapos kayo ng pag-aaral. Pero kopya ka naman ng kopya para makatapos ka. Kung sino-sino kinakaibigan mo, hindi ka nag-aaral, paano ka matututunan? Eh, pagdating sa trabaho, wala ka namang kukopyahan dun. Okay? Nag-gets niyo? Dapat hindi makakopya. Yan yung nananatan mo. Okay? Tapat ba ang Panginoon? Amen. Tapat ba siya sa pangako niya? Amen. Salamat sa Panginoon kasi siya ay tapat. Okay? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa kwento ni Indra. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, din, mga pagkakamali, Panginoon, natututo kami, Panginoon, kung paano maghintay, kung paano sumunod sa inyo bilang anak. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo sa inyong mga salita. Tunay na, Panginoon, kung kami magiging tapat, Panginoon, ang pagpapala po, Panginoon, ay patuloy mong bibigay. Pero hindi ganun kasunod, Panginoon, palaging meron mga bumps. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, ganun din, Panginoon, sa mga pagkakamay, hindi kami bibigay. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.